Hello mga ka-busy mind, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell button. Isama mo na yung all para updated kayo kung may bago tayong video. Ang channel na ito ay about electronics and electrical. Kung ikaw ay mahilig sa electrical or electronic, ang channel na ito ay para sa iyo. Salamat! Ngayon, ang isi-share ko na naman sa inyo ay ang pag-repair or pagpapalit ng magnetic contactor. Ito yung magnetic contactor. Sunog. Hindi ko alam kung anong ginawa sa mga iba nito. Baka kahit may short, pinupos yung contactor. Kaya sira yung contactor natin. So yung contactor na ito, papalitan natin ng bago. Ito yung bago, tatanggalin natin yan, palitan natin yung contactor na yan. So para magana ito. So ang problema kasi baka sa pump, kasi nag-spark daw ito pag-start ng control niya. So kailangan i-check muna natin bago natin ikabit yung contactor. Okay, mamaya papakita ko sa inyo kung pagpapalit nito. Ngayon, tatanggalin na natin yung contactor. So, tatanggalin natin itong ito yung auxiliary contact, normally close. Tatanggalin natin yan, tapos yung supply ng ating holding coil, iwan ito. So itong blue neutral, ito namang red ay phase. So kailangan masuklayan natin yung iwan ito para gumagana yung magnetic contactor natin. So itong motor control na ito ay bago pa lang, mali lang ang pagka connect. So kailangan natin na i-check muna natin. Kung ano ang problema nito. Kailangan palitan natin. So, ito yung load side. Ito yung holding coil niya, supply. Ito yung overload relay. Yung overload relay natin ay walang problema naman. Naka sit up lang siya talaga. So, ito tatanggalin natin para magana to. Yun.